Building Relationships That Transform. Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. I'm back! Oops! Hindi ka naligaw. Yes, this is Roan and in this video, usapang relationships naman tayo. Yes, importante na matuto tayo how to manage our finances well, pero diba mas importante ang family natin? So in this video, share ko sa inyo important lessons na natutunan ko from IDC 2018, one of the events of CCF. These principles are discussed by guest speaker, Mr. Josh McDowell. Grabe ang galing niya, kaya at the end of this video, kung nagustuhan mo, you may check the link below para mas marami ka pang matutunan from him or sa CCF. So, paano ba tayo makaka-build ng relationship, especially sa anak natin? First, affirmation. Sense of authenticity. Ano ba ibig sabihin ng affirmation? Affirmation means validation. Affirmation of your child's emotions or feelings. Sabi nga, when others are happy, be happy with them. If they are sad, share their sorrow. Ako aaminin ko, papa's girl ako. Ang isa sa di ko makakalimutan na ginawa ng papa ko, yung time na di ako nakapasa sa CPA board exam. Akalain mo isang point na lang kulang, pasado na sana ako. Sobrang lungkot ko nun. Pero ang sabi ng papa ko, okay lang yan anak. Hindi niya ako sinermonan. Pwede niya kasing sabihin, 6 months ka nag-review, hindi mo napasa. Pero he did not say anything na makakasakit sa akin. Yung sinabi niya na okay lang yan anak, para sa akin malaking bagay. At nang makapasa ako sa board exam, alam kong masayang masaya si papa. Bumili pa talaga siya ng 3 dyaryo. Di pa uso doon ng online kaya sa dyaryo mo makikita talaga ang pangalan mo na nakapasa ka. Sabi ko, bakit 3 kopya pa? Para mapakita ko sa mga kumpare ko pangalan mo. Again, when others are happy, be happy with them. If they are sad, share their sorrow. Kapag masaya tayo, pag masaya anak natin o asawa, mas na-encourage natin sila. At kapag nakikiramay tayo sa lungkot ng anak natin o asawa, nako-comfort natin sila. When we affirm, we build bridges, not barrier. When we validate our child's feelings or emotions, napapakita natin sa kanila na okay lang malungkot. Kasi tao tayo, okay lang na nalulungkot din tayo. Kaya when we affirm, we give them sense of authenticity. Second, acceptance. Sense of security. Usually kapag mataas grade ng anak natin or may honor siya, proud tayo. Talagang ipopost agad natin yan sa Facebook. Pero paano kapag ang anak mo hindi naman talaga talented? In this principle, ang sabi, we have to celebrate our child's greatness and losses. Naalala ko nung kinder to grade 3 ako, talagang mahina ako sa klase tapos sobrang mahiyain. Kapag quiz namin, lagi akong 0, 1, or 2 out of 5. So, laging bagsak. Naalala ko yung grade 3 ako kasi lahat ng mababa score, papapilahin ng teacher namin at papaluin ng ruler sa kamay. Pero pagdating sa bahay, buti na lang hindi ganun ang mama ko. Matyaga niya akong tinuturuan. Hindi ko nakikita na magaling ako pero dahil sa pagsatsaga ng mama ko, dahil sa belief niya sa akin, naniwala ako na kaya ko. Starting grade 4 hanggang makagraduate ako ng college, may honor ako. 5 kami magkakapatid. Sa aming 5, artistahin talaga mga kapatid ko at mga talented. Pero di ko na feel na naiiwan ako dahil fair lang naman ang trato sa aming 5. Walang paborito. Totoo sinabi ng speaker na they will rise to the level of your opinion of them. Kapag mababa grade ng anak mo, accept it and motivate her. Hindi mo siya mamomotivate when you say, buti pa kuya mo mataas grade sa math. Ikaw, mababa. Never compare them. As a parent, tayo dapat ang unang naniniwala sa kakayahan ng anak natin. Third, appreciation, sense of significance. Mag-boyfriend pa lang kami ng husband ko, ina-apply na namin ang principle na to. Malaking tulong talaga siya to grow your relationship. You have to appreciate your child or spouse sa mga bagay na nagawa niya, maliit man or malaki. Halimbawa, sinasabihan ko ang husband ko, thank you sa pag-change ng diaper ni Yanyan, thank you sa pagbili ng garbage bag, salamat sa lunch date, salamat sa pagluto ng merienda, thank you sa pagsundo, or kapag nakalimutan ko mag-thank you, i-email ko siya sa gabi bago ako matulog. Night shift kasi siya sa work kaya mas mabilis niya makikita message ko kapag sa email.
Ganun din sa ating anak, dapat ma-appreciate natin mga mabuting bagay na ginagawa nila. Madalas kasi baligtad, yung isang mali lang na nagawa niya nakikita natin. Nakalimutan na natin yung maganda niyang nagawa. Kapag na-appreciate natin mga maganda niyang nagawa, mas mamomotivate pa siyang gumawa ng maganda at tama. Yung anak ko na 18 months na ngayon, kapag sinabihan ko ng very good, tuwang-tuwa siya. Again, importante na ma-appreciate natin sila. Fourth, availability, sense of importance. Importante na binibigyan natin ng oras ang pamilya. At importante na kapag kasama natin ng ating pamilya, kung pwede, no cellphone or gadget, please. Kapag kasi nagde-date kami ng husband ko, napapansin ko yung ibang pamilya sa table naglalaro ng games ang parents at anak. So, kumakain pero walang communication kasi busy sa kanya-kanyang gadget. Importante din yung may weekly date kayo. Di naman ibig sabihin kailangan laging namamasyal sa mall or malaki gastos pag nag-date. Pwede naman sa park kayo mag-bonding. Kami ng husband ko may weekly date every Sunday morning hanggang lunch at kami ng anak ko every Sunday afternoon. Dapat ma-feel ng anak mo na available ka for him anytime. Maganda yung sample ng speaker. Imaginin mo na pumunta ka sa office ng company president. Sabi mo sa secretary, pwede ko bang makausap ang president? Importante lang. Sabi ng secretary, wala ka kasing appointment sa kanya pero sige, pasok ako sa loob, sabihin ko gusto mo siyang makausap. Then pagbalik ng secretary, sinabi niya sa iyo na, sorry, di mo siya pwedeng makausap, pa-appointment ka na lang. Anong mararamdaman mo? Masasabi mo sa sarili mo na, if only I'm important. Ganito din mafe-feel ng anak natin kung hindi natin siya bibigyan ng time. Fifth, affection, sense of lovability. Importante na we express our love verbally. So, importante na sinasabi natin sa anak natin at asawa natin na, I love you. Yung anak ko, happy kapag sinasabi ko sa kanya na, I love you. At importante din yung physical expression like hugging and kissing. Kapag niyayakap tayo ng isang tao, mas nagiging masaya tayo. May mga tao kasi na nagre-rebelde or unusual na ang daming tattoo at hikaw at naghahanap lang pala ng love, hug at magsasabi sa kanila ng I love you kasi di nasabi ng tatay or nanay nila. Sixth, approach, sense of connection. Ano ba yung interest or hilig ng anak mo? Approach their world. Yung anak ko mahilig sa star, kaya ako kapag nasa labas, kung maghahanap man ng ipapasalubong sa kanya, naghahanap ako ng may star. Kasi masaya siya pag may star. Ngayon, nagpaplano na kami mag-summer outing, so ang hinahanap ko kung saan may magandang kiddie pool, kung saan mas mag-e-enjoy anak ko. At kung mamamasyal, naisip ko pang mamasyal sa zoo. Yes, malayo, effort sa akin at magastos, pero dahil mahilig ang mga bata sa animals, doon tayo sa lugar na para sa kanila, hindi kung saan tayo mag-e-enjoy. Kapag nag-adjust ka sa interest or hilig ng anak mo, masasabi niya na, what is important to me is important to my mama and papa. Kapag naramdaman niya na interested ka din sa mga gusto niya, mas nagiging open siya sa iyo at mas nagkaka-influence ka sa kanya. Mas willing na siyang makinig sa iyo at mas gusto na niyang kasama ka kaysa mga barkada niya. And lastly, accountability, sense of responsibility. Kung maganda ang relationship natin sa anak natin, yung role na ibibigay natin means love to them. Halimbawa, college student anak mo, sinabihan mo na, anak, kailangan nasa bahay ka na before 8 p.m. Kung maganda relationship nyo, ayaw kong pauwiin ni mama ng gabi, it means she cares, she loves me. Pero kung wala kayong relationship, it means to her, hinihigpitan ako ni mama. Nakakainis, binibigyan ako ng curfew. Because rules without relationship lead to rebellion, truth without relationship lead to rejection. Discipline without relationship lead to anger. Again, to impact one's values, develop intimate relationship with him. Kung gusto mong ma-impluwensya ng anak mo, build intimate connection with her. Kagaya ng tinuturo ko sa financial, kung gusto mo mag-grow ang finances mo, it takes time and discipline. Ganun din sa relationship, we have to invest time and effort. To review what we have discussed in this video, the 7 A's in building relationships that transform. First, affirmation. Second, acceptance. Third, appreciation. Fourth, availability. Fifth, affection. Sixth, approach. And lastly, accountability. Please comment below kung may mga suggestion kayo kung paano pa natin may improve ang relationships natin with our family. Let us learn from each other.
Again, this is Roan Celis Capistrano, a financial educator. If you want to build your solid financial foundation, you can attend our free financial seminar, live or online. You may register below. Please add me in Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roancelis@gmail.com or roan@1millionclub.com. To learn more about investments, success principles, please subscribe. Thank you for watching this video.